You know, one thing that I realized this 90-day challenge is, especially, di ba, pumapasok ako. Ngayon, nagigets ko na yung mga sinasabi ng mga galing school na, you know, they cannot go to gym kasi pagod. But for me, I have anytime fitness. I cannot go to gym kasi busy ako. Ang class ko today is 10 to 7pm today. And I have 3 exams. So kahapon, nagpuyat ako, kaka-review sa exam, which is turned out good, which is very okay for me. And then after that, we have a meeting sa coffee shop sa Inarawan, near there. And then nan-treat yung friend ko sa Samgyup. And again, it's free. I cannot say no, so nag-Samgyup kami. It's protein rin naman. And I haven't ate yet, so buong araw. And it's okay. And 12 a.m. na time check. I cannot go to gym na. Hindi na ako pinapayagan ng girlfriend ko kahit pera na ako anytime fitness. Pero either way, the main top point is, may mga times talaga that you cannot give or do things eh. But siyempre, may magka-comment yan. Excuse mo na lang yan. Yeah, which is true. Totoo naman. Pwedeng excuse. Dapat nag-gym na lang ako ng umaga, diba? But again, kulang tulog ko kasi nag-review nga ako. You know, meron niyang saying na if he can, he will, diba? Mga ganon. Pag gusto niya, kailangan. Pag may dahilan. But, you know, there are times, guys, na hindi niyo talaga mabibigay yung kailangan na yun, eh. Diba? Yung gusto na yun, eh. May mga times na yung kaya mong ibigay is 30% lang. Which is 100% lang rin yun. Nag-guess nyo? May times na yung energy mo is for 50% lang. Pero pag binigay mo yung 50% na yun, ibig sabihin, binigay mo yung 100% mo. Since hindi naman everyday, 100% yung mabibigay mo. And progress isn't linear na diretso. There are times na ups, may downs. Since hindi mo makontrol yung buhay, eh. Hindi mo makontrol yung araw mo. Yes, you can plan it, you can do, yes, may exam ako 3 days. Pero may mga unexpected plans, things na mangyayari which cannot go sa plano mo. Gets mo? Which is normal, ganun talaga. Kasama yon. And I think sa adulting, sobrang bihira na lang or gets mo? Sobrang bihira na lumabas. Especially for me, bihira lang akong lumabas kasama yung friends ko. So that's why binagbigyan ko na din. And it's a important meeting. Business meeting kasi yon with my friend. May something na transaction na kailangan gawin. And also may errand kaming event sa Guinness Ground this November 26 sa Bailiff Hotel. So if gusto nyo sumama, it's free. Wait na lang kayo ng announcement paano sumama. Pero if interested kayo sa nanonood dito sa YouTube, sa Bailiff Manila, it's free. May food rin doon. Magtuturo kami kung paano mag-trade. And yeah, kailangan nyo lang mag-register kasi wala pa yung form na kailangan. So yeah. So ayun yung mga inaasikaso namin since we are rebranding Gainers Ground and adding some features to it. So abang-abang na rin kayo. Sa mga di nakakaalam, Gainers Ground is our trading school and soon will be a all-around school na din sa mga iba't ibang bagay na about Web 2 and Web 3. So hindi lang pampamilya, pang sports. So yun, abang-abang na lang rin tayo. Ayun yung mga inaasikaso namin. Tomorrow, I will go to the gym since absent ako ngayon. Ako ay mag-chess day. That chess, actually gusto ko mag-chess ngayon. May energy pa ako. I have the time. Kasi yung girlfriend ko ayaw. And it's okay. Ayaw niya, respect it. Ayaw niya, okay. Walang problema. Sabi nga nila, the one thing that you can do or one thing to tell if you're a secure guy is if sinusunod mo lang yung girlfriend mo kahit under, mukha kang under. Kasi wala, you don't question your ano eh. Wala namang harm na intended dun. They know kung ano yung kailangan mo and kung saan ka mag-excel. Since alam ng girlfriend ko na meron akong i-edit na 20 na video bukas. Yes, 20. Kasama to, 21. Pero yeah, so tomorrow is edit day, chess day, and yeah. Yun lang gagawin ko buong araw kasi wala akong pasok. That's what I do. I shoot videos muna for today, tomorrow, for the next few days. Then tsaka ko siya i-edit. Actually, magshoot pa nga ako ng isa bukas sa isang campaign na ginagawa ko. Then i-edit ko siya, ipopost ko rin siya that day. So, I guess, content creation is easy para sa inyo, pero behind the scene, hindi. Ayun yung pinag-usapan ko last episode about content creation, kung paano siya gamitin. Pretty busy day sa exam. Sa exam, okay lang eh.
you know, teachers sa CSB is very considerate. Nakakatuwa, especially sa college. Nawawala na yung facade na grades determine your future, which is totoo naman, your grades doesn't define you. Merong quote na ganun, your grades doesn't define you as you are, something like that. But I somewhat agree and disagree to that. Siyempre, of course, hindi naman yung identity mo nakabase sa grades mo, but your character shows sa grades mo. Kasi if yung grades mo is zero, bagsak, meaning you lack discipline, you lack commitment sa pag-aaral, minimemo mo lang siya, that's what it's. Again, hindi siya yun mag-identify ng again, yung grades mo won't identify kung anong mangyayari sa future mo. Pero it will show kung ano yung character mo today, kung ano yung ugali mo, kung ano yung habits mo. Mababa grades mo kasi hindi ka nag-review, wala kang time management, tamad ka. That's your character. But again, it's hindi yung identity mo. So that's why I agree and disagree into that statement. Since, yeah, may facts at some point, pero may something na mali din, di ba? Pero yeah, so far, pasado naman lahat ng exam ko, which is very good since midterms na. After that, enrollment or enlistment na for other subject next sem. And yeah, tri-sem kami guys, so mabilis talaga yung phase, which is okay lang since 3 times a week lang ako pumapasok. But yeah, fully book pa din naman yung buong schedule ko every single day since may ginagawa tayong work and nagtitrade din tayo, nagtuturo pa tayo in the future. And yeah, maraming gagawin, pero it's okay since gusto ko naman yung ginagawa ko. And kanina, tumambay kami sa Binil dyan, nakalimutan ko, Bausi, nakalimutan ko na eh, Binil Tipolo Wellness Center, tama ba, Bausi? It's the guidance counselor counterpart sa mga normal na school. So meron dun SOFA counseling and nakakatuwa lang, it's a, they're very welcoming and it's, I think dapat yung school nakafocus sa ganun. And nakita ko yung counseling calendar ni Ma'am, Ma'am Dian, tama Dian, puno. So imagine ang daming student na nagpapa-counsel and hindi ko ma-imagine kasi if tinawag nilang guidance counselor, nandun kasi, nasa meta kasi dati sa school natin na pag guidance counselor is this, ano, may kaso kang ginawa. So ginawa ng Binil this, pinalitan nila ng name na wellness center, which is much better. So nakita yung calendar nila and puno siya, may na mga nagpapa-counsel talaga. So I was thinking to get counseled, pero inisip ko kanina, ano kayang ikukwento ko or itatanong ko or problems ko? And doon ko naisip na napaka-egoistic ko para hindi ako maging self-aware sa mga problems ko sa sarili ko. Pero yeah, I'll probably look into do some counseling since wala lang. Isa yun sa mga dream ko, hindi naman dream na or needs ko before na sabi ko, pag nagka-work ako, I'll do counseling sa therapy since wala lang. You cannot own your own thoughts eh. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng sariliin. Yes, pwede mo i-journal. Pero iba pa rin yung meron kang professional help regarding sa mental health mo. Since, yeah, yung nag-gym ka, meron kang coach. Or if marunong ka na, at least natuto ka rin at some influencer or coach sa internet. Sa school, meron kang teacher for your knowledge. So, meron kang doctor for your physical health. And meron rin dapat psych or psychology therapies for your mind. So, sa counseling sa school, of course, counseling. Pagtanda natin, pag nag-work na kayo, magpa-therapy kayo. Since wala namang, hindi na tabo yung pag-therapy baliw. Hindi na ano yun. Hindi na siya tamang pag-iisip regarding therapy. Since hindi na ganun eh. Hindi na talaga siya ganun. So if you guys have the capacity, hindi naman ata sobrang mahal, pero may medyo magastos. That's why it's sad na may nag-comment sa, alam mo may free counseling na mga therapies, hindi lang sikat. Nakita ko yung sa TikTok. Pero yeah, it's kind of sad sa TikTok, may nag-comment sa video ko regarding dun sa depression na video. Kasi that's a clip dun sa YouTube video ko na about mental health. So
ginagawa ko kasi nirarecycle ko yung videos ko. Sabi niya, yung depression pang mayaman lang yan. Pag mahirap ka, wala lang yan. It's kind of sad that people think of that way. So sabi ko, ay Wes, sige Doc, sabi ko. Sabi niya, tingnan mo ikaw, nakakotsi ka. Ikaw lang nakakaalam na may depression. Sabi ko, So di pala totoo yung depression sa mahirap. Ngayon ko lang na-realize. Ganun pala yun. So kayo guys, yung mga mahirap dyan, di kayo counted sa ano. Nagets nyo. Ganun yung parang sinasabi niya. So it's kind of sad lang na may mga ganun paling mentality. Pero yeah, we cannot blame them. Malay nyo, ganun siya pinalaki or may mga factors kaya kailangan niya maging matigas, di ba? Kasi hindi raw pwede maging malambot. Sino ba yun? I think sila Boss Toyo. Ay hindi, Ato, tsaka si Paolo, di ba? Para nag-away sila regarding sa rest. Na sobrang simpleng clout lang. If gusto magpahinga ng tao, iyan mo siya. Gets mo? Ang daming sinabi ni Ato na hindi, bawal magpahinga kasi gagrind. Eh, may privilege yung tao magpahinga. Iyan mo siya magpahinga, di ba? Mind your own things. Pero again, clout is clout. When there's engagement, there's money. Always remember that. Negative or positive, but I rather choose positive engagement. So sa mga nanonood dyan, kahit anong bash nyo sa basa, ayaw nyong panoorin, kahit anong comment nyo na masasama, engagement is engagement. Always remember that. So kung galit kayo sa akin, mag-comment na kayo dyan. I-like nyo lang, panoorin nyo ng panoorin. Ano ba to? Ba't si Ramin? Bobo mo. Panoorin nyo lang ako, okay lang yan. Kasi again, engagement ko kayo. So kayo guys, hina-harvest ko lang yung time nyo para mag-engage kayo sa akin. Para yung algo, mas gumana. That's how this system works. Ganun gumagana sa Facebook. Same lang rin sa mga pinapanood nyo. Same sa mga pinapanood ko, hina-harvest nila yung time ko. Diba? That's the reality of it. So if you're bashing on someone, you're technically giving them time and attention. Which is I'm grateful for and other influencer are grateful for. Pero yung iba kasi hindi pa nila alam na mayroong mga basher, especially sa mga nag-i-start ng content creation kasi baby pa sila, parang ay, ba't ako binash? Tapos 1 week nilang dadamdamin yun. So alam nyo guys, kasama talaga yan. Not every people pwede mo i-please. You cannot please every people sa mundo. Laging may magagalit sa'yo, laging may hindi ka gusto, and that's okay. Kasi, hindi mo naman sila kilala, hindi mo naman kilala yung background nila, hindi mo kilala kung anong pinanggagalingan nila. So, what you can do, be the better person, be the higher person na, to understand them, to say sorry, to give them the things they want to hear, or manimik ka na lang, ignore lang, since, wala, ganun talaga, hindi mo na sila control. And again, if nag-a-apekto ka sa sinasabi nila, then it's kind of sad. Since sabi nga ni Marcus Aurelius, it never ceases to amaze me that we love ourselves so much, but when someone say something about you, natitrigger ka. Pero hindi yung ko, pero tama yun, it never ceases to amaze me. Which is very true to every people. Onting kibot lang na about natitrigger sila. Onting video lang about this one, natitrigger sila. About sa idol nila, natitrigger sila. It never ceases to amaze me, even myself minsan. Or na-amaze ako sa mga tao na, bakit love na love niya sarili niya, tapos pag binash ko yung ganito. Pero gets mo ba? Pag binash siya ng ganito, hindi niya matake or hindi niya man lang ma-ignore kasi wala. Hindi niya kaya. Pero again, dichotomy of control. If you know that, you can do that. Which is, may nag-question sa akin sa Discord ko. Sabi niya, Boss Ramen, yung nonchalant ba same with stoicism? Kasi sabi doon, no emotion at all. So, connected siya. Sabi ko, you cannot have no emotion. Nonchalant means being calm and do not show emotion. Do not, kumbaga, hindi niya pinapakita, remains calm, do not show emotion, kahit may emotion siya. Hindi ibig sabihin, wala kang emotion. So, very calm ka lang sa mga environment, nonchalant ka lang, wala kang pakialam. Kumbaga, unbothered, that's it. Nonchalant, unbothered. So, hindi ibig sabihin, stoic ka, kasi ang stoic,
stoic person is how you react. That's what matters, hindi how emotional you are. Since you can be emotional, pero how you react, magpapaiiyak ka ba, magwawala ka, mag-whine ka, or you journal it, you process your thoughts bago ka magsalita, isipin mo kung nag-trigger sa'yo, then tsaka ka umiyak or tsaka ka mag-react. That's how stoicism works. Hindi yung, hindi, bad trip ako, hindi ako pwede mabad trip, gagano'y may utak mo sa sarili, gagaslightin mo yung sarili mo, hindi, stoic ako, ganyan, bawal ako mabad trip, bawal ako umiyak, bawal ako magalit kasi stoic ako. Hindi ka na stoic, bro. Emotionally unavailable ka na nun, man. So, yeah, if hindi ibig sabihin stoic, pinapractice mong philosophy, magiging emotionally unavailable ka na. Magkaibang bagay yung stoicism and pagiging emotionally unavailable, guys, ah. So, ang dami rin nag-comment nung sinend ko yun sa JC, yung meme na yun. Sabi niya, Boss Ramen, dati ganito yung thoughts ko sa stoicism. Pero nung nakita ko yung video mo, mali pala ako. And again, guys, we are all just a student. Even me, may mga hindi pa ako alam na practice sa stoicism. Pero gets nyo, hindi kasi ganun yan eh. It's much more deeper than that. It's a way of life na constant and everyday mong aaralin. Since stoicism starts from you, from your thoughts and dichotomy of control. Maraming values, maraming studies, maraming teachings kang aaralin. So, yeah, I think that's it for today. It's 12 a.m. na. Malapit na rin ako sa house. And yeah. See you guys next video. Love you all. Peace.